Magandang gabi po. Nadagdagan pa ng 76 ang kaso ng COVID-19 sa Cebu City. Ayon sa Cebu City Health Department, dadalhin ang mga bagong pasyente sa isolation facility. Sa mga ospital naman, i-confine ng severe at critical cases. Sa kabuuan, umabot na sa 1,992 ang COVID-19 cases sa lungsod, 230 ang gumaling, habang 23 ang nasawi. Nagpositibo sa COVID-19 ang 11 estudyante na umuwi sa Maguindanao mula Cebu. Ayon sa chief ng Maguindanao Provincial Hospital, kabilang ang mga estudyante sa mga sumali sa Balik Probinsya Program. Ilan sa kanila ay galing sa isang lugar sa Cebu na may mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Bago isa ilalim sa COVID-19 test noong Biyernes, sa isolation facility pa lang daw, ay dilagnat na ang 3 sa mga estudyante. Sa kabuuan, 12 estudyante na ang nagpositibo matapos tamaan ng COVID-19 ang isa sa kanila. 4 naman sa mga estudyante ang nagnegatibo sa sakit. Samantala, 9 pa ang nagpositibo sa COVID-19 sa Batangas City. Lahat sila ay taga-barangay Malitam. Nagkaroon sila ng exposure sa isang COVID patient. At dahil dito, in-extend hanggang May 28 ng alauna ng hapon ang ipinatutupad na hard lockdown sa barangay Malitam at Putak. Ang barangay Malitam ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa Batangas City na may 14. Pumapangalawa ang Puta na may 12. Napasok na rin ang COVID-19 ang bayan ng Balayan sa Batangas. Batay sa ulat ng pamahalaang bayan, 35 years old na lalaki ang pasyente. Naka-home quarantine na siya, pati na ang mga taong direktang nakasalamuhan niya. Bukod sa kanya, minomonitor rin ang 2 suspected cases.